Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating pong pagtalakay ngayon ay ating tatalakayin saglit yung tinatawag na kailangan pa ba ang pag-iisang dibdib? Aba, opo, kailangan po ang pag-iisang dibdib sa lipunan. No? Bagamat makikita natin na hindi naman ibig sabihin lahat ng tao kinakailangan ikasal. Sapagkat may mga tao nga na tinatawag upang ikasal o makipag-isang dibdib, may iba naman na tinatawag sa halimbawa ay pagpapari, pagmamadre, o di kaya may mga tinatawag naman na hindi mag-asawa, bagamat yung tinatawag nating single blessedness. No? Kinakailangan gayunpaman ang pag-iisang dibdib sa mga tao tinatawag o pagpapag-isang dibdib sapagkat ito ay isang bagay na masasabi nating likas sa isang tao na ang isang lalaki ay ma-inlove sa isang babae o isang babae ma-inlove sa isang lalaki, no? At ang kanilang pagsasamahan ay hindi lamang pang magkaibigan, kundi pang magkaibigan. Itong pag-ibig na ito ay binabasbasan ng Panginoon. At ito ay isang bagay na nakakatulong sa lipunan sapagkat alam natin na mula sa pag-iibigan ng isang lalaki at isang babae ay karaniwang nagkakaroon ng bunga ang kanilang pagmamahalan. At yung kanilang bunga ng pagmamahalan ay bukod sa nakadaragdag sa lipunan, ito ay kapag kanilang napalaki ng maayos, ito ay nakakapag-ambag sa ikabubuti ng lahat, sa ikabubuti ng lipunan at maging sa ikabubuti ng simbahan. Kung kaya't kinakailangan ang pag-iisang dibdib upang mabasbasan ng Panginoon Diyos ang pag-iisang dibdib, ang pag-ibig, ang buhay pang mag-asawa na pinapasok ng isang lalaki at ng isang babae. Pagpalain tayo ng Diyos.